So di ko akalain na pala yung sobrang saya namin na magkakasama nun, yun yung kapalit. Parang yung utak niya siguro nagmimirida na. Pero ito na yung apo ko na yun. Kaya umiyak na yun, ito na yun, hinahanap ko, ito yung hinintay kong apo. Yo, what's up? Magandang hapon mga Crit Friends. Ito yung clips na naisalba ko do sa videos ko nung galing akong probinsya. Ito yung pabalik ako ng Maynila. So marami sana akong video clips sa GoPro ko. Kaso ang problema, na-reformat, nag-ano yung GoPro ko. Na-delete ko lahat ng mga files na mga videos ko pa na marami pa yun. Mga isang uploadan pa siguro yun. Kaso ang problema, wala na. Ito na lang yung nakuha ko sa videos na to nung pinagtripan ako ni Atila Lane, yan yung videos na yan kasi pabalik na kami ng Cebu. Ayan, yung laman nung sako na yan ay saging yan, tapos bigas, dadalhin niya ng Cebu. Ang usapan namin yan na siyang magdadala, sabi ko iwan mo na yan kasi para tayong mga bigat niyan, parang taga Sandayaw nito, taga Tiyos, dadalag sako. Pero nautakan ako kasi sabi niya siya magdadala. Hindi pala, ang usapan namin siya dapat magdadala niyan, pero syempre panganay siya at saka siya yung nasusunod. Ako nagbitbit niya, no? Tinangkita niyo gano'ng kamaro yan. So ito na lang yung video clips na naisalba ko dun sa mga video clips ko yung pabalik ako na Maynila. Pero ito, panoorin niyo po yung videos sa to hanggang dulo mga Crit Friends. Maraming salamat po. I think I've had enough, gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Yo, what's up? Good morning mga Crit Friends. Ngayon ay araw ng Lunes. Yan, nandito na ako sa Maynila ulit. Yan, pagpasensya nyo na na hindi na ako nakapag-vlog ng maigi. Pati nung pagkadating ko doon sa amin, nung nakita kami ni Papa. Yan, tsaka ni Bruno doon sa may Lico Fort. Yan, yung ano ko noon, yung isang SD card ko ay nagano na siya, nag-reformat, parang hindi na siya magagamit. Hindi ko alam kung ano nangyari doon eh. So wala na, hindi na napag-vlog ano. Tapos nung pagdating doon sa bahay, ang gamit-gamit ko na lang, kung napapansin nyo doon sa mga iba kong vlog, ang gamit ko ay Insta360. Tapos hanggang sa pag-uwi ko, yan, hindi na nakapag-vlog ng maigi kasi nga yung GoPro ko wala na, hindi na nagagamit yung SD card niya. Tapos may mga counting clips ako galing sa Insta360. So yun na lang, yung mga dinugtong ko, tsaka yung nagluluto kami, yan, yun na yung bago masira yung aking isang memory card. Nakakuha pa ko na isang video clips pa nung kinatayan ako ni Tatay Riot ng manok, pinabaon sa akin dito sa Manila. Kaya maraming salamat ulit kay Tatay Riot. So ayun, ngayong umaga na to mga Crit Friends, pasensya nyo na medyo haggard ako, parang balisa ako, wala ako sa kondisyon ngayon kasi andito sa Maynila. Pero yung utak ko talaga nung pag-alis ko nun, alam ko na sa isip ko na tsaka sa utak ko, pero pinagdadasal ko pa rin palagi na sana bigyan pa si Lulu ng magandang pangatawan pa. Pero alam ko na talaga na tagilid na yun yung time na yun. O hinanda ko na rin yung sarili ko, tsaka si Papa, sinabi na rin ni Papa tsaka sa amin mga kapatid na kung ano mat mangyari, tatanggapin na lang namin kasi halos lahat naman tayo papunta doon eh. So yun, nung pag-uwi ko na yun, yung fiesta na yun nung sa amin, yan, hindi talaga yun yung dahilan na umuwi ako dahil fiesta. Kumbaga bonus na lang yun na nagpasalamat pa rin ako sa patron namin, sa Senior San Nicolas, na nakauwi ako kasi nakapagsindi ako. So yung pag-uwi ko talaga na yun, alam na naman yun na Riot yun, kaya nung mga una pa lang sinabi ko na kay Nanay Riot yun na hindi ako makaka-uwi. Itatay kila boards, yan yung alam nila na hindi talaga ako makaka-uwi kasi sa sitwasyon ko ngayon,
pasukan na ng anak ko unang-una at may trabaho ako. Tapos yung misis ko rin yan, lumalaki niyan tiyan niya, buntis yung misis ko eh. So hatid sundo ko rin yun sa trabaho niya kasi bawal nga siya magmatagtag, bawal siya mag-motor, bawal siya imotor. Kaya yung sitwasyon ko parang ang hirap i-handle. So gumawa talaga ako ng paraan. Tapos yung time na yon, sabi sa akin ni Papa, ang bago pa dapat mag-fiesta ako, uwi na ako dapat nun mga ano pa lang, mga 6 pa lang or 4 mga ganun, uwi na ako dapat nun. Pero inano ako ni Mrs. na nag-adjust lang kami sa walang pasok yung anak ko tsaka siya. So dun na lang ako umuwi. So nagkataon, sakto nag-swap dun sa fiesta. Kaya ayun, nakapagsindi ako, napag happy-happy kami doon sa tuktok. Pero yung kasiyahan na yun, mga ka-retress, alam ko na meron talagang kapalit na ganitong pangyayari. Kasi unang-una, nung pagdating ko nung gabi, kung napanood nyo doon sa live ko na nagkakantahan kami, alas 12 ng gabi nun, merong malaking, sa lagubang ba sa Tagalog, yung paro-paro, kumbaga, alibangbang sa amin sa Bisaya. Sobrang laki niya, tsaka yung kulay niya, iba yung kulay niya, parang brown na paitim. Tapos sa ganung oras, wala na eh, sa gabi hindi mo siya masabi ba't nandun siya nung time na yun. Kasi nung tanghali pa lang napag-usapan namin yung panganay nila ni Mama si nung nini, kasi may ano kasi yun, may agimat yun, may anting-anting nanlibing dito sa ano niya, parang brilyante dito sa katawan niya. Kaya sa lahat ng magkakapatid nila ni Mama, yun yung tao na hindi talaga tumataba. Tapos yung hitsura niya ganun pa din. Tapos pag naglalakad yun, yung normal na lakad niya lang, ikaw, ako, mabilis din ako maglalakad, mabilis yung kilos ko, tumatakbo ka, naghahabol ka sa kanya, ganun kaliksi yung tao na yun. Kaya hindi ako makapaniwala na biglang on the spot, pak, sa isang pitik lang, grabe talaga yung buhay natin, di talaga alam natin kung hanggang kailan lang. Wala na siya, pumanaw na yung kapatid ni Mama sa edad na 54 ata, 53, mga 54 siguro kasi mas bata ni Papa ng isang taon yun eh. So yun, nung araw na yun, napag-usapan namin siya na, no, saan kayo sinong nini? Kasi kung natandaan nyo dati sa unang uwi namin nung vlog ko, nandun yun, yun yung gumawa sa bahay ni Borges. Tapos, lagi yung sinasabi na, gusto mo nung, pamahana ko na sa'yo to eh. Tapos si ito, GC yan, shoutout kito GC. Pamahana ko na sa'yo to. Parang ganun lagi sinasabi niya sa amin. Parang, ba't mo papamahana ko? Baga parang ganun. Di, kami, wala lang din sa utak mo. Sige, bigay mo na sa amin yan. Pag nalasing ka, upirahan natin. Eh, pag nalasing, hindi naman binibigay. So ayun, napag-usapan namin siya nung tanghali na to. Sinong nini, no, nakakatuwa, no, kasi yung ipapamana sa atin, hindi naman binigay. Kasi mahilig sa ano yun, kasiyahan, fiesta, magaling kasi magluto yun. Tapos, ayun, sa kasiyahan, di ito, yung alas 12 ng bandang mag-alas 12 na yun eh. Merong malaking paru-paro na dumaan, tapos sabi ko, parang may something na ganun. Pero pinagdadasal ko lang dun, pinagdadasal ko lang yun. Tapos, ayun, nung pag-uwi ko ng Maynila, dito, ayun, tumawag na sila Mama na yun, binalita na si nung nini nga patay na, kaya nag-heart attack daw. So yun, ayan na, nagkadugtong na doon sa ano ko, nasabi ko na nga, ba, sinasabi ko na talaga na mayroong mababawas. Kasi nung time na yun, sabi ko, alam ko, ano yun, parang nagbimirida, kumbaga, yan, parang nagbimirida sa Bisaya. Tapos, hindi pa natapos yun doon. Yung pag-uwi ko kasi nung Lunes ng umaga, kasi wala pa akong tulog noon eh, kasi galing kaming shooting noon, tapos bumaba pa kami ng freebies. Kung napanood nyo sa freebies ko na vlog, na wala akong tulog sa aeroplano, natulog akong konti, parang manok tulog lang. Tapos support ng Liko ayun sa Tangil papunta sa amin, kasi ang ano noon, 2 hours migiting kinakain na oras noon. Buti na lang nakasabay ko yun, shoutout kay Linton, yung kasama kong dancer dati, tsaka si Ronnie, nakasabay ko sila sa Roro. Tulog talaga ako sa vlog ta, ginising na lang ako na, doy, andito na tayo sa lugar natin, gumising ka na. So, parang, uy, dito. Tapos, nung mga grupo ko, sumayaw sila nung time na yun. Ayan, shoutout sa grupo ko dati nung high school. Sumayaw sila. So, chinat nila ako na ganito, na sasayaw daw kami. Sabi ko, pasensya na mga, para kasi hindi makakasali dyan. Sabi ko na lang, wala akong tulog. Pero ang isa sa dahilan talaga na bigat nun, alam ko na na yung dinadala ko na bigat. Kasi si Lolo, sabi pa lang sa ni Papa, nung ano na, dong, sikapin mo nga makauwi dito. Saglitan mo lang si Lolo mo kasi, naramdaman ko na natagilid na yung lagay. Tapos hinahanap ako kasi sa lahat ng apo ni Lolo, isa ako sa pinakapaboritong apo nun at malapit sa kanya. Bata pa lang ako nun, nasa bahay sa amin kasi dati, nagkasama namin sa bahay yun. Yun, pag nag ano ng kalabaw yun, nag
papakain. Lagi akong sinasakay noon. Tapos pag kumakain ng mangga, bayabas, pinabalatan. Kakainin niya lang, papakain pa sa akin. Tapos masarap magluto ng adobo sa gata na manok yun. Yun yung pinakapaborito kong luto niya. Tapos nung nabenta yung kalabaw niya, lumipat na sa baba. Kasama na sila lola. So, ayun, sabi ni Papa na saglitan mo lang. Kaya nung sabi ko ni Papa na sige, pagawin ko ng paraan. Adami struggle nung nagbagyo pa. So, parang sabi ko na, ay, hindi ako makaka-uwi ata. Sobrang lungkot ni Papa kasi alam niya na hinahanap ako ni Lolo kasi malapit ako doon eh. So, nung nalaman ni Papa na umuwi ako, yung biglang sabi na ni Diyos pa nung gabi na yun, si Papa parang sobrang lungkot, parang lang tanglanta na nalaman hindi ka uwi. So, ginawan ko talaga ng para. Pero may tikit na ako noon, sinabi lang hindi ako uwi. Nung pag-uwi ko doon, iba yung ngiti na tatay hanggang tenga yung ngiti. Hindi ko lang na-vlog yun eh kasi yung GoPro ko nga, tapos puyat pa ako para nawala sa isip ko, nag-block ako sa kalsada na, ayun, dito na kami, kasama ko sa Teray, tsaka si Bruno. So, ayun, pagka uwi ko noon, umakit agad ako sa tuktok, midlip ako, hindi ko kinaya yung antok ko talaga, napailip ako ng alas 2 ng Lunes ng hapon, hanggang alas 3, alas 4, ganun. Bumaba kami ni Tate Riot, pinahilit ko siya yung tuhod niya, yung pilay niya sa tuhod niya. Tapos pagtapos noon, nag-grocery kami kasi ang sabi ni Papa, si Lolo daw, ano na lang, Milo, tapos tinapay. Hindi siya ganun kakain ng katulad natin, as in kain talaga. So yun, bumili ako ng grocery ako, yung Milo ko, dinala ko doon. Tapos kay Lolo, dinaanan siya namin ng Lunes nung gabi. Tulog siya, tapos nung pagpasok ko pa lang, nakahiga si Lolo ganun. Napailing na ako, sabi ko, naramdaman ko na, kumbaga sa Bisaya, apiki na talaga, sabi ko kay Papa na pa. Mga apiki na talaga si Lolo, tagilid na talaga. Sabi ni Papa, yun nga sinasabi ko siya doon na kailangan makauwi ka. Kasi nung bago pa, paglabas ng hospital noon, hinahanap ako na, saan daw si, yung ako, hinahanap ako. Tapos sabi ni Papa, sa Manila, sige, huwag ka magalala, pauwiin ko. Tapos nakakilala pa siya, ganun-ganun, pakpak. Tapos bandang ilang araw na, binalita sa ni Papa na si Lolo daw, inaakay na lang, pinapa. Tayo ni Lola, tapos sinusubuan pag kumakain. So doon ako na narangkada na talaga na kailangan ko na umuwi kasi hinahanap nga ako. Tapos yung pag dating ko doon, tulog siya, hinawakan ko, napaganon siya parang, tapos, lo, tingin siya sa akin ganon, tapos, sabi ko, kilala mo pa ba ako? Tapos, sabi niya, oo naman, sabi niya ganon, tapos, tumingin ulit sa, ano, tumingin sa, hindi pa pala, ang sabi niya pala sa akin noong unang pagsabi ko, lo, tapos pag dilating ganun, ang sabi niya sa akin, anong araw na ba? Anong oras na? Ayun na, sabi ko, pumasok ko na sa isip ko na naghihintay na lang to si Lolo. Talaga na umuwi ako. Tapos sabi kasi nila sa mga pamahiin na bawal daw sagutin yung araw na yun kasi pag sinagot mo yun, parang ayun, wala na, tapos na. Baga, pinaling agad, sabi ko rin kay Papa, kahit alam ko, pa, ano nga bang araw ngayon? Anong oras na ba? Tapos tawanan kami ni Papa, Lola, sinigway namin. Tapos sabi ko, lo, kilala mo pa ba ako? Sabi niya, oh. Tapos, pumikit ulit. Tapos, hinawakan ko siya. Ulo. Tapos, umiyak siya, mga ka-reference, gumanon. Umiyak siya, nagpunas ng ganun. Tapos, sabi niya sa akin, kilala mo pa ba ako? Tapos, tumingin sa akin, tumitig. Tapos, sabi niya, si Julie! Julie, tapos, ayun, parang, piniga yung puso. Kasi, di naman ako si Julie. Kumbaga, parang, na yung sa iyak niya na yun, parang yung utak niya siguro nagmimirida na. Pero ito na yung apo ko na yun. Kaya umiyak na yun, ito na yun, hinahanap ko, ito yung hinintay kong apo. Ganon, parang ganon yung dating. Tapos niyakap ko siya. Sabi ko, palakas ka. Kasi gusto ko magkasama pa tayo na matagal pa eh. Niyakap ko siya, tapos tawa na kami ni Papa. Tapos sabi ko, ito, kilala mo, tinuro ko sa Papa. Sabi niya, yan? Dudong, gumano na siya, Dudong daw. Tapos, anak mo yun eh. Sabi niya, wala akong anak na lalaki. May anak ako na babae, si Inday Imi. So yun yung kasama niya sa baba. Tapos sabi ko, nagmimarida na nga to si Lolo. Tapos, meron naman akong anak na lalaki, si Dudong Al. Yung pinsan ko rin yung naisa, na panganay na anak ni Mama Imi. So tawanan lang kami, tawanan na. Hindi, anak mo yan, si Papa yan. Sabi niya, oo. Si Dudong yan, Bulandres yan. Tapos, ayun, niyakap ko siya, tapos usap-usap kami saglit, tapos pinagpahinga ko, tulog ulit. Sabi ko, daanan kita bukas dito ng tanghali bago ako alis. Kasi yung last trip na alis ko, pauwi ng Maynila, alas 5 yung roro. Kasi dumating ako na Lunes ng umaga, Martes ng hapon, mga ka-reference, balik din agad ako kasi ang flight ko naman pa Cebu.
alas 5 ng umaga ng Miyerkules. Saglit lang talaga, yun lang yung talagang sadya ko, kaya maraming maasa talaga nang tatagal ako doon, pero hindi yun ang dahilan na tatagal ako magbakasyon doon. Si Lulo talaga ang sadya ko doon, kaya pungtuwa din sila Nanay Riot. Bonus na lang yung nagsama-sama kami doon sa fiesta, sobrang saya. So di ko akalain na pala yung sobrang saya namin na magkakasama noon, yun yung kapalit. So parang sobrang lungkot. Alam ko naman may pag, alam ko lahat naman na tao may pagsubok. Kumbaga, nagpakalakas na lang kami mga naiwan, tinanggap na lang namin ang bumbo. Kasi unang-una, isipin mo side by side, sa side ni Mama may patay, hindi pa nalibing, ilang araw na kalipas. Si Lulo naman sumunod kaagad. So sabi ko na lang kay Papa, pa, kung ano mat, naramdaman ko na eh, kung ano mat mangyari kay Lolo, kayo na lang bahala dito, kasi dalawa lang naman kayo magkapatid ni Mama Amy. Kung ano man yung mangyari, palibang niya na lang din kaagad pag sakali, kasi wala namang hintayin na mas malayo, kasi yung mga apo niya halos lahat nandun lang naman sa paligid eh. Ako lang yung nasa malayo. Sabi ni Papa, naintindihan kita doon kasi yung pamilya mo nasa malayo. So sabi ko, hindi ako makaka-wait talaga pa kung ano mangyayari ni Lolo, kasi nga eh, tulad niya may pasukan yung asawa ko, ay yung asawa tanak ko, tapos buntis pa. So naintindihan naman, kaya ngayon tinawagang tumawag si Bruno kanina, si Papa naghahanap doon ng pwesto doon na paglilibingan ni Lolo, kasi doon sa mga kapatid kasi niya, yung nanay niya, tatay, tapos magkapatid, isang hilirang ganun yung pataas. Si Lolo yung pinaka last sa buong magkapatid nila na bunso. Siya yung natitira na lang. Birthday niya nung September 13, tapos si Lolo ngayon 83 na. Ilang araw lang, lumipas, pumatong lang siya na 83, tapos wala na, kinuha na yung buhay niya. Bagay, hiram lang naman yung buhay natin. Kumbaga, lahat naman tayo papunta doon, una-unahan lang yan eh. So, tinanggap na lang namin ang buong buo, kasi at least natuwa namang ako kahit papano sa side ko, kasi si Lolo hindi namatay sa sakit, hindi namatay sa aksidente. Namatay talaga siya na sa katandaan lang na talagang kinuha yung buhay niyan papagad na ayun, sa katandaan niya, hindi na kaya ng katawan niya kasi sobrang pumayat na si Lolo eh. Tapos guping yun. Yan yung talagang sa lahat ng magkapatid nila. Si Lolo Firmin pa pala dati, baritsura nun. Ano kasi yung sila magkapatid, yung pagkakaalam ko, marami yan sila, anim ata eh. Pagkakatanda ko lang, pero ang nabutang ko lang dun, si Tia Giling, si Lolo Firmin, tsaka si Lolo James Reed, yan, yung tatlo na yan. Pero yung panganay nila, si Inyong, tapos si Buning, si Manang Mina, si Giling, si Lupirmin, si Lolo. Parang anim ata, pagkakaalam ko, anim. Or masigit pa, yun yung natatandaan ko lang, anim sila. Tapos yun, sa lahat ng magkapatid nila, wala nang natira, si Lolo. Yun na yung kahuli-hulihan. Tapos sa side ko naman, sa mama ko, sa lolo ko, wala na rin. Tapos si Lola, andyan pa, 70 plus na rin, mag-i-18 na rin. Tapos si Lola Marcelina, 80 plus din. Kaya lahat, alam ko naman yan na tanggap mo na rin. Nung muna, nag-usap pa nga tayo na sabi mo sa akin na dong, bilan mo nga si Lolo mo ng life extension eh, gabi na yun nung time na yun, wala sarado na. Sabi ko, sige, huwag ka mag-alala, kasi yung isang bote kasi nung 2.5 yun, tapos meron ako ng isang bote sa bahay. Sabi ko, ipapadala ko na lang yun para mainom ni Lolo. So wala na, hindi na umabot. Naisingit ko lang dito, Lolo, rest in peace. Alam ko naman na hindi ka na mapapagod, masaya ka na sa feeling ng mga kapatid mo rin, o sa mga magulang mo, magkita-kita na rin kayo doon sa tabi ng Panginoon. So patuloy ka na lang doon sa pupuntahan mo, at palagi mong tatandaan na mahal kita, at mahal na mahal ka naming mga apo mo, at syempre sa papa ko at sa anak mo rin babae, mahal na mahal ka. So rest in peace, Lo. Yan, bantayan mo na lang kami mga apo mo, gabayan mo na lang kami. So ayan, isingit ko lang mga ka-refins, kung baka hindi ako makapag-vlog nito mga ilang araw, kasi nasa sitwasyon pa ako ngayon na medyo mahirap pa yung kalagayan ko, kasi yung tsuhin ko namatay, tapos yung lolo ko sumunod naman kaagad. So nag-update na ako sa inyo. So panoorin nyo na lang doon sa ano, sa vlog ni Bird siguro, pag nag-update sila doon. So makiki-update na lang din ako doon. Si Papa ngayon pumunta doon sa Gilna, naghahanap ng mapupisto ni Lolo, kasi nga sobrang taas na yung magkakapatid tsaka sa magulang niya, hindi na pwedeng patungan. So tay, pasensya ka na tay, pinauwi ko na siya Tila Lane, na napag-usapan naman natin ng karang, kasi nasa malayo ako ngayon sa sitwasyon din na si Mrs. Buntis din, hindi ko pwedeng iwanan. So at least nagkita kami ni Lolo, yung paling huling yakapan namin noong nakaraan. So sinabi ko rin yung kay Papa nung nintong kagabi, tsaka ni Bruno, na ako lang pala talagang hinintay ni Lolo. Tapos sabi ni Papa, o nung ikaw lang talagang hinintay nun. Kaya pa, kaya na muna bahala dyan. Panoorin ko na lang doon sa ano, or tatawag ako mamayang gabi siguro sa burol na ni Lolo pag naayos nyo na. So mga kray friends, hanggang dito lang muna tong update na to. Baka hindi ako mapag-vlog ng mga matagal-tagal pa ulit, kasi ito pa, nagluluksa pa kami ngayon. So pakalakas lang kayo dyan pa. Si Ate Lailin, pauwi na dyan. Alam mo, kailangan nyo dapat kami mga anak mo, sa lalo na sa sitwasyon mo ngayon. So dadamayan ka namin hanggang sa dulo. So tawagan na lang kita mamaya. So mga ka-friends, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyo lahat sa update ko ngayon. At itong clips na to, isingit ko na lang to sa video clips ko na galing akong Negros na kunting clips, para maidugtong lang. So
Mag-ingat kayo palagi lahat, lalo ngayon may bagyo at sa amin Visayas tumatama. God bless po.